Bukod sa mga nag-aayos ng puntod, maraming naghabol na maglibing sa mga sementeryo bago ang undas. Ang ilang kalsada, isinara na rin. Kaya paalala po sa mga bibisita sa sementeryo, planuhin din ang inyong ruta. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Dahil hanggang ngayong araw na lang pwedeng magpintura sa nicho sa Pasay Public Cemetery, marami na naghahabol para linisin at ayusin ang puntod ng kanilang mga yumao. Ngayon ako na bakante sa trabaho. Kalalabas ko lang sa duty, dumiretso na ako rito. Huling araw na rin para sa libing, kaya sunod-sunod ang dating ng maghihimlay ng yumao bago ito muling payagan sa November 3. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa himlayang Palanyag sa Parañaque dahil unti-unti nang dumadagsa ang mga tao. Sa gate pa lang, hinaharang na mga lighter at gamit pang pintura. Pwede ang posporo, pero limitado lang ang laman. Kasama sa palaging paalala ng mga local government unit na kasama dapat sa pinaplano ninyo ay yung ruta ninyo papunta sa sementeryo. Para hindi kayo maabala, baka mabulaga kayo ng mga biglaang road closures at saka yung mga rerouting. Halimbawa, sa Manila South Cemetery, simula bukas 12:01 ng umaga hanggang 12 midnight ng Sabado, November 2, may mga parte ng Kalayaan Avenue, South Avenue, Vito Cruz Extension at Pililla Street ang isasara para magamit ng mga pedestrian. Sa social media page ng Manila South Cemetery makikita ang nakalatag na vehicle rerouting at designated parking. Sa Manila North Cemetery naman, simula pa kaninang 12:01 ng umaga, nakasara na ang anim na kalsada sa vicinity ng sementeryo. May road closure din sa kalapit lang na La Loma Cemetery at Chinese Cemetery. Makikita sa Manila Public Information Office page ang vehicle rerouting. Sa mga lalawigan, may mga maaga na ring dumalaw sa mga yumao gaya ng mga taga Noveleta, Cavite at Lawag, Ilocos Norte na tuloy ang paglilinis ng puntod kahit na maulan. Sa mga pangunahing terminal naman sa Coronadal at General Santos City, nagkasanang on-the-spot drug testing. Sa Dangwa sa Maynila, dagsa na rin ang mga mamimili ng bulaklak. May mga dumayo at lumuwas ng maaga para makamura. May ilang bulaklak na nagmahal ng 20 pesos dahil bumagyo. May ilan naman na mas bumaba pa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.